Pinakaunang ginto ng Pilipinas sa Olympics na sungkit ni Heidelin Diaz. Mapagpalang araw sa inyo mga ka-friendship. Tunghayan nga natin at pag-usapan ang buhay ng gold medalist na si Heidelin Diaz. Nasungkit lang naman ang 30 years old na weightlifter na si Heidelin Diaz ang unang gintong medalya para sa Pilipinas sa Tokyo Olympics kung saan nanalo ang atleta sa women's 55 kilogram category. Sa kanyang pang-apat na Olympics, nabuhat niya ang combined weight na 224 kilogram at dahil nga dito, nabreak niya ang Olympic record. I thought it would be like going down, my performance, but I was shocked. I was able to do it. Ayon kay Heidelin. Ipinagmamalaki naman ang sambayan ng Pilipino pagkapanalo niya ng gintong medalya. Nagpahayag pa nga ng pagbate si Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Aniya, "We are one with the Filipino nation in celebrating the remarkable and historic success of Heidelin Diaz in the recently held women's 55-kilogram weightlifting competition during the Tokyo 2020 Olympic Games." Mabuhay ka, Heidelin! We are so proud of you! Saludo ako sa galing ng atletang Pilipino. Tinalo lang naman ni Heidelin ang world champion na si Liao Qion ng China na nanguwi ng silver na medalya at ang pambato ng Kazakhstan na si Sofia Shinsanlu na nanalo ng bronze. Tubong sa Buanga City si Heidelin Diaz at ipinanganak noong February 20, 1991. Siya ay panglima sa anim na magkakapatid. Masabing nagmula siya sa mahirap na pamilya. Kinakailangan pa nga niya magtinda ng gulay at isda nung siya ay nasa elementarya pa lamang. Matatandaan din na ang pinsan niyang si Aling Diaz ang naturo sa kanya ng basic weightlifting. Matapos nito, kumuha siya ng kursong computer science sa Universidad de Zamboanga. Hindi niya natapos dahil napagtanto niyang hindi na bagay ito sa kanya. Siya ay pangalawang Pilipino na weightlifter na babae sa kasaysayan ng Philippine weightlifting sa Olympics. Hindi biro ang pinagdaan ng sakripisyo ni Diaz bago nakamit ang medalyang ginto sa kauna-unahang pagkakataon ng bansang Pilipinas sa Olympics. Ayon sa naging background ng nasabing atleta, madami muna siyang kabiguan sa kanyang mga naging laban bago makamit ang medalyang ginto. Tunay nga mga ka-friendship na patience is virtue. Kasabay ng paghintay at pagsisikap ay ang tagumpay ng minimithi. At bago po ako magpaalam mga ka-friendship, ay mag-iiwan muna ako ng isang talata sa Biblia na mahalaga nating unawaan at tandaan. At ito ay mula sa Galatians chapter 5, verse number 22 to 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagkapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Hanggang sa muli nating pagkikita, God bless and thanks for watching.